Hello, magandang magandang araw po sa bawat isa. Magandang gabi sa kabilang panig ng mundo. Salamat sa Panginoon, purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Amen. Pwede ba niyong sabihin na purihin ang Diyos sa aking buhay kasi andito ako ngayon. I'm still alive and kicking, and that is because of God, of the Lord's mercy to us, on us. Amen. Hallelujah. In Him we live and move, and we have our being. Amen. Hallelujah. Pwede ba natin sabihin yan? Purihin ang Diyos. Hallelujah. Nang dahil sa kabutihan ng Panginoon, nang dahil doon sa kanyang faithfulness sa atin, tayo ngayon ay patuloy pa rin nga nakakatayo, at ito ay nang dahil sa kanyang faithfulness. Sino ang magsasabi na that is because of God's faithfulness? Ay, nandito pa rin tayo. Amen? Hallelujah. Ganito tayo nga mag-uusap ngayon, dahil tayo ngayon ay patuloy na online at hindi malilimitahan yung gawain ng Panginoon. The kingdom of heaven is kept on going and the territory is enlarging just as He promised to the ends of the earth. Hallelujah! Amen! Amen! Purihin ng Diyos. At ngayon, tayo ngayon ay dadako sa ating pakinig ng kanyang salita. Alam kong ang Diyos ay merong inihandang na napakagandang mensahe para sa atin. Kasi ang sarap pong mag-aral ng salita ng Diyos. Ang sarap makinig, ang sarap magbasa ng salita ng Diyos. At kung nararanasan niyo yan, say amen. Hallelujah. And comment amen. Ganyan din ba kayo? Kasi sa panahon ngayon, lalo na sa panahon ngayon, wala tayong ibang kaligayahan, wala tayong ibang maaasahan kundi yung salita ng Diyos na siyang magbibigay ng pagkaunawa, magbibigay ng lakas, at magbibigay ng solusyon sa lahat ng meron ng klase ng problema sa mundong ito. Amen. Sa lahat ng klase ng problema na meron tayo ngayon, tanging yung salita lang ng Diyos ang siya nating maaasahan. Ganyan din pa kayo. Kasi dito sa God is Able Global Ministry, ito ang ating sandigan, ang salita ng Diyos lang. Amen? Amen. So, nakikita natin na ang ating, sa screen natin, makikita natin na ang pamagat, ang title ng ating pag-uusapan ay When Life Hunts You Down. At ang ating pag-uusapan ay kukunin natin from the book of Samuel, chapter 19, from verse 1 hanggang 24. Pero we will take part by parts at madali lamang ito. Huwag kayong maiinip, samahan niyo kami. Bagong lahat, inaanyahan ko lahat na tayo muna ay magpasalamat sa Panginoon. Salamat, O Diyos. Truly, O Lord, You are awesome in Your works in our lives. And we praise You, we glorify Your name. And that is all because of You, Jesus. That is because of Your faithfulness. Because of Your covenant of love to us. That in any circumstances, You are God, You are faithful. Father, we thank You that as we learn to know this day, this time, as we listen to Your word, as we read Your word, right through the scripture, Lord, we pray, O God, that You be with us. Bless us, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Ang ating pag-uusapan ay when life hunts you down. Okay, are we ready? Walang oras na sinasayang ang Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, kapag ikaw ay mananampalataya, wala siyang oras na sasayangin sa iyo. Even a twinkling of an eye, even a milliseconds, hindi ito sasayangin ng Panginoon sa iyo. May minomold ang Diyos sa iyong character, lalo na sa panahon ng kabi-kabilang kagipitan. Naniniwala ba tayo dito? Amen. Life is normally on the run, but when life is under siege and being chased down from side to side, merong mga death threat, oops, pastora, death threat kagad ang usapan. Naranasan mo ba yan? Paglabas mo ng tahanan mo, papunta sa trabaho, you never know, hindi mo alam yung virus kung nasaan. It's invisible. So, we're talking real. Ang ating
pinag-uusapan ay this is the realities. At circumstances are beyond control. And there is an enemy that is trying to take you out. What are you going to do? Anong gagawin mo? Na hindi mo control ang sitwasyon. Ang iyong anak ay malayo. It's million miles away distance and you never control it. What are you gonna do? When life hunts you down, what are you gonna do? Now, here's a man right after God's own heart. Merong isang tao na tinawag niyang right after God's own heart. Sino ito? Guess. Here is a man right after God's own heart. Sino ito? Comment your answer. Guess. Matatagpuan namin ito, natin ito sa ating verse, Acts chapter 13, verse 22. May nagsabi na si Paul. May nagsabi na si Moses. May nagsabi na sino pa? Si David. Sino sa palagay niyo in the book of Acts chapter 13, verse 22? Basahin natin sabay-sabay. After removing Saul, he made David their king. He testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. So, ang taong ito ay nakaranas ng katulad ng pinagdadaanan natin ngayon. At dito tayo magsisimula, ito ang pag-uusapan natin ngayon. Immediately after David killing Goliath, giving victory to Israel, and his marriage to king's daughter, pagkatapos na mapagtagumpayan niya, matalo niya ang laban sa Philistine at mapatay niya ang kanilang higanting si Goliath, at ang matapos niyang makuha ang kanyang premyo na maging mapangasawa niya ang anak ng hari, sino mag-aakalang ito ang simula ng kanyang pagtakbo, ng pagtatago niya para maligtas ang nag-iisa niyang buhay? We find his trouble coming up upon him faster than ever, sobrang bilis, and souls in enmity to him caused him run and being chased. His death was bound. Talagang iniplano at iniutos, may decree ang kanyang paghunting sa kanya. At ito ay iniutos at hindi pwedeng, ito ay utos ng hari at hindi mababali. When this happens to you, what are you gonna do? When life hunts you down. Napag-aralan natin from the previous week that Christian life is a race. Sino ang nakapakinig? Christian life is a race. Yes, Christian life is a race. We have to run. At habang tayo ay tumatakbo bilang isang Kristiyano, to continue it, pwedeng we were being under siege side by side, at pwede rin tayo rin ay pwedeng habulin ng mga we were being chased. Amen? Hello. At ito ang ating pag-uusapan ngayon. Sa ating pag-aaralan ngayon, sa ating pagbubulay-bulayan from the book of 1 Samuel chapter 19, this is from beginning from verse 1, ay mayroong poor fair escape from the heartful sword of javelin of Saul. Ang unang-una ay basahin natin ang ating text from the book of Samuel chapter 1. Ang sabi dito, now, basahin natin sabay-sabay, please. Saul told Jonathan his son and all his servant to put David to death. But Jonathan, Saul's son, greatly delighted in David. So Jonathan told David, saying, Saul, my father is seeking to put you to death. Now, therefore, please be on guard in the morning and stay in secret place and hide yourself. I will go out and stand beside my father in the field where you are, and I will speak with my father about you. If I find out anything, then I will tell you. Then Jonathan spoke well of David, Saul, his father, and said to him, do not let the king sin against his servant David, since he has not sinned against you, and since his deeds have been very beneficial to you. For he took his life in his hand and struck the Philistine, and the Lord brought about a great deliverance for all Israel. You saw it and rejoiced. Why then will you sin against innocent blood by putting David to death without a cause? Then Saul listened to the voice of Jonathan, and Saul vowed, as the Lord lives, he shall not be put to death.
Then Jonathan called David, and Jonathan told him all this word. And Jonathan brought David to Saul, and he was in his presence as formerly. Then ang kasunod. Okay, binabasa natin ng part by part ang ating pag-uusapan. Ay, by his own quickness, he escaped from Saul's javelin. Yung una, from by the prudent meditation of Jonathan. Sa pamagitan ng pag-mediate ng kanyang best friend na si Jonathan, ay siya ay nakaligtas. Ang kasunod ay, sa pamagitan ng mabilis niyang pagkilos, siya ay nakaligtas. Let's read it. Sa verse 8, when there was war again, David went out and fought with the Philistine and defeated them with great slaughter, so that they fled before him. Now, there was an evil spirit from the Lord on Saul as he was sitting in his house with his spear in his hand, and David was playing the harp with his hand. Saul tried to pin David to the wall with a spear, but he slipped away out of Saul's presence. So that he struck the spear into the wall, and David bled and escaped the night. So, ito ang kasunod, at ang pangatlo, by Michal's loyalty ang kanyang asawa. So, let's read it. Then Saul sent messenger to David's house to watch him in order to put him to death in the morning. But Michal, David's wife, told him, saying, if you do not save your life tonight, tomorrow you will be put to death. So Michal let David down through a window, and he went out and fled and escaped. Tulungan niyo akong magbasa. Michal took the household idol and laid it on the bed, and put an quilt of goat's hair at its head, and covered it with clothes. When Saul sent messenger to take David, she said, he is sick. Then Saul sent messengers to see David, saying, bring him up to me on his bed, that I may put him to death. When the messenger entered, behold, the household idol was on the bed with a quilt of goat's hair at its head. So Saul said to Michal, why have you deceived me like this and let my enemy go so that he has escaped? And Michal said to Saul, he said to me, let me go. Why should I put you to death? Now David fled and escaped and came to Samuel at Ramah and told him that Saul had done to him. And Samuel went and stayed to Naoth. Then number 4, by Samuel's protection. When David had fled and made his escape, he went to Samuel at Ramah and told him all that Saul had done to him. Then he and Samuel went to Naoth and stayed there. Word came to Saul, David is in Naoth at Ramah. So he sent men to capture him. But when they saw a group of prophets prophesying with Samuel standing there as their leader, the Spirit of God came upon Saul's men, and they also prophesied. Saul was told about it, and more men, and they prophesied too. Saul sent men a third time, and they also prophesied. Finally, he himself left for Ramah and went to the great cistern of Sekhu, and he asked, where are Samuel and David? Over in Naoth at Ramah, they said. So Saul went to Naoth at Ramah, but the Spirit of God came upon him, and he walked along prophesying until he came to Naoth. He stripped off his robes and also prophesied in Samuel's presence. He lay that way all that day and night. This is why people say, is Saul also among the prophets? So, when being hunted down, minsan sa ating buhay, mararamdaman natin na, kabi-kabi lang. Na, minsan ba napapansin natin yan? Kabi-kabi lang. May, we are facing forward something that is unknown and we'll never know. Sino ang nakakaalam ng iyong hinaharap ng bukas mo? While at the same time, we have side by side na parang pinupukul tayo ng matitinding mga problema, or we never understand the situation. There are circumstances na minsan ay unbearable, minsan bearable, but then it's not easy. At minsan naman ay hinahabol ka ng mga threat, ng mga nakakatakot na bagay, ng mga alalahanin, ng mga worries, ng mga anxiety. Nararanasan ba natin to?
And that's the same thing that happened to David. And this situation we can relate to sa ating pag-aaralan natin ngayon. When being hunted down, what are we gonna do? Number one, run to the prophetic word of God. Unang-una. Merong prophetic word of God na sinabi at narinig mo noong unang tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo. Meron ba? When there is, comment and say amen. At ito ang nagdala sa iyo sa direksyon ng buhay mo na may pagkatawag sa kanyang ubasan. Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, you are called to be His servant at His vineyard. At ito ang nagdala sa iyo, ang word of God na ito na sinabi sa iyo, na nabasa mo, na ipinag-pray ka through this word of God, through this scripture. Ito ang nagdala sa iyo sa pagkatawag mo sa kanyang ubasan bilang servant, bilang lingkod niya. It could have been said by your pastor as maybe a prayer, or it has been said or read right from the scripture itself. Let your foundation be instilled by that prophetic word of God in you. Meron ba? Merong, kapag nag-pray sa inyo ang mga pastor, sinong nagpapapray sa mga pastor? Baka, parang wala yata ang nagpapapray sa mga pastor eh. Parang carry lang, no problem pastor, I'm good. Ganun ba? Kasi napaka-importante na ipinag-pray ka ng pastor. Through that prophetic word from your pastor or from your spiritual leader or from the person who shared the word of God in you, there is a prophetic word in you. Meron ba? When David was a teenager, he was anointed as next to the king by Prophet Samuel. Around 15 years gap nang siya ay buhusan ng langis ni Prophet Samuel at i-anoint siya. The Prophet Samuel anointed him. There was a 15 years gap between the time that he was anointed and actually became king. It was then that he faced Goliath and was banished by Saul. Siya ay nagtago and hid in the desert, hid in the mountain, hid in the wilderness, and lived on the run, forced out of the nation. Siya ay by force na umalis sa kanyang nation and fought many battles. Ano yung prophetic words kay David na nabasa natin? I have found David after my own heart. He will do everything I want him to do. Sa 1 Samuel chapter 16, dito natin mababasa yung pag-anoint sa kanya ng langis ni Prophet Samuel. At ito ang prophetic words sa kanya. Bawat tinawag ng Panginoon ay merong mga prophetic words sa kanya. Alam mo ba ang prophetic words ng Panginoon sa iyo? Sa pagkatawag na sa iyo? Alam mo o hindi mo alam? Kapag hindi mo alam, ask the Lord what is that about. Hindi pa huli ang panahon. Maaring kaya hindi natin naiintindihan ang ating pagtatrabaho sa kanyang umasan ay hindi mo pa naiintindihan ang prophetic words sa iyo ng Panginoon sa pagkatawag niya sa iyo. Then ask the Lord about it. Pray about it or ask your pastor to pray for you and you will know that prophetic words for you. Kay Timothy, he was a young teenager when Apostle Paul chose him to be his training pastor. This began partnership that was continued for some 15 years gap. Nang siya ay simulang i-train ni Apostle Paul to be a young pastor, ang gap nito ay 15 years. Bakit ko sinasabi yung mga gap na to? Napaka-importante ito. Napaka-importante. Kasi during that hands down, we can experience this is the in-between situation of God's promise to you, of God's prophetic words to you, to the fulfillment. Promise, and this is the hands down and the fulfillment. Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, you were called as His servant, and there is that hands down moment in your life. There is an hands down a moment na mararanasan mo, and this is just like David when the prophet anointed him to be the king. So ano yung prophetic word sa iyo ng Panginoon? Sino? Taas ang kamay ng nakakalam, ano yung prophetic word sa akin ng Panginoon?
Show me your hands, comments. Online, show me your hands. For me, ang prophetic word sa akin ng Panginoon ay, I have chosen you to be set apart and give glory to my name. Yan ang prophetic word sa akin ng Panginoon. Nang ako ay estudyante pa lang, during my elementary days, ang aking buong family ay nagsuko ng buhay sa Panginoon, and I experienced of the works of the Holy Ghost in me, and that prophetic word that I received when the pastor prayed for me, nang ipag-pray ako ng pastor, is I have chosen you to be set apart and give glory to my name. Ito ang prophetic word sa akin ng Panginoon. At it's instilled in my heart na even when I came here to Kuwait, nang ako ay bata pa lamang, ako ay dumating dito sa Kuwait nang just turned 19 years old, ito ang aking pinanghawakan. At sa tuwing ako'y matatakot, katulad ni Haring David, sa tuwing ako'y mag-aalala, sa tuwing hindi ko alam ang aking bukas, sa tuwing bahala na, pinanghahawakan ko yung prophetic word sa akin ng Panginoon, I have chosen you to be set apart and give glory to my name. Ngayon mga kapatid, what is your prophetic word that God has given you? Everyone has that prophetic word that God has given you. Individual word that God has set instilled in your heart na maaring pinag-pray sa'yo ng pastor or maaring nabasa mo direct through the scripture that you have read. At ito ay napaka-importante sa atin. During our walk, sa ating hindi lang pag ang tawag natin sa ngayon ay hindi na lang walk, during our run, during our race, sabi ng pastor na sa mga messages niya, last, how many messages did he do? Yung series natin, meron siyang 5 series last previous weeks, kung natatanda niyo. That during our race, God has a prophetic words in you, and you have to know it, what is that prophetic word for you to hold on, for you to go back to it, for you to hang on, to cling on. Amen. Hallelujah. When being hunted down, there is a molding process. Okay? We are in the molding process right now. Some of us are in the molding process right now. That gap na sinasabi ko, this is the gap between the promise that prepares you to the fulfillment of God's purpose in you. Nung ako ay bata pa, pinatungan ako ng kamay ng isang man of God, ang sabi niya, you will go a long way, a distance away. At hindi ko alam, I never knew that I will be overseas, na ako pala ay mag-abroad. And the Lord is with you, and you will, your life will be used for His glory. Bata pa naman ako, elementary pa lang naman ako, at sa akin ay wala lang. Pero naunawaan ko to, pagkatapos ng gap na ito between that promise and after that fulfillment. So mga kapatid, meron tayong, you might be in a gap moment. You might be on the gap situation for the moment. And during this gap, this is where we can experience that molding process para doon sa purpose ng Panginoon sa iyo, sa pagkatawag na sa iyo. Nakaka-relate pa tayo. So, anong gagawin natin? During that gap time, gap moment na pinapadaan sa atin ng Panginoon, katulad ni David, na siya ay anoint ng Panginoon when he was just a teenager, nang siya ay bata pa. Siya, bago siya naging hari, he went through a lot of things. He went through running for his lives. He went through side by sides, hardship side by sides. At he went through running for his life. Siya ay dumaan sa life threatening. At lahat, halos lahat ng hardship ay pinagdaanan niya. At lahat ng the worst threat na mararanasan natin, he experienced. But then look at his, look what he did. He ran to the prophetic words of God. Kapag tayo, when you are on the run and being chased down, don't rehearse the words of the enemy. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, wala na talaga.
hindi na ako makaka-uwi. Kung na ma-meet ang aking anak, ang aking mga pamilya, declare the word of God in your life. Declare the word of God for your life. Amen? Amen. Sa situation natin ngayon, parang lahat ay imposible. Mga normal routine na ginagawa natin, parang imposible gawin sa panahon ngayon. Di ba? Mga bakasyon natin, sino na ilang taon na ang hindi nakakabakasyon sa family, hindi nakaka-uwi? Sino na ang may 3 taon? Sino na ang may 4 taon? Sino na ang 2 years? Ang tagal na. 5 taon. Wow. Declare the word of God for your life. Amen. If you have any prophetic words, record them, pull them out, and pray over them once again. Pray over them once again. Come to pursue night, pray, and ask God to speak to you personally. Remind yourself of the word of God that was spoken over you and prophesy your destiny. Ito ang kailangan natin gawin. Do you think we can do something this time? Yes. Through the word of God. Amen. Pangalawa, when being hunted down, you have to run to your covenant relationship. Ano yung una? Run to a prophetic word of God. Pangalawa, run to your covenant relationship. Ibig sabihin, saan ka tatakbo? Una, tatakbo tayo, number one, doon sa word of God, doon sa life verse ng buhay natin. Do you have life verse of your life? Say amen. Comment amen if you have a life verse of your life. If you don't have, pray about it. Talk to God about it. Lord, what is your prophetic words for me? Number two, run to your covenant relationship. What is your covenant relationship? Your brethren. Saan ka tatakbo? Tatakbo ka ba doon sa mga waska? Tatakbo ka ba doon sa mga bigatin? Bigating ano? Tatakbo ka ba doon sa mga sa mundo na inaakala mong, wow, dito ako, sasandal. Saan ka sasandal? Saan ka tatakbo? Anong nakalagay dito? Nababasa niyo ba? Maliit lang. Yung number 2, tatakbo ka sa kapatiran. Kasi, bakit? One of the main attacks of the enemy to pull you out is isolation. Okay? Ulitin ko. One of the main attacks of the enemy to pull you out of the race, to pull you out on your run, is isolation. Hindi ka mag-iisa. Huwag kang mapag-isa. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang mag-isa, be. Ay, hindi pala lahat, be. Kasi, andyan ang ating mga kapatid sa Panginoon. Sino ang pinakamasarap na lapitan? Sino ang makakapagbigay sa'yo, makakaunawa sa'yo, makakapag-pray sa'yo, makakapagbigay sa'yo ng advice na kasama yung advice na considering what's God's will for you, what's God's best for you. Sino ang malalapitan mo? Sino ang pupuntahan mo? Natural ang mga kapatiran. Hello? Si David. Run. Saan tumakbo si David? 1 Samuel 20. Si David, saan siya tumakbo? Sabi dito, then David fled to Naioth at Ramah and went to Jonathan and asked, what have I done? Ano bang ginawa ko sa tatay mo? What is my crime? Have I wronged your father that he is trying to kill me? Ano ba? Doon siya nagreklamo. Sino si David? Best friend niya na nakakaunawa sa kanya, na nakakaintindi ng pagkatawag sa kanya, na nakakaalam at nakakaunawa ng anointing niya na he is going to be king someday. That he is anointed to be king. Ano sabi ni Jonathan? Ganito ang masarap. Pag lumapit ka sa kapwa mo mananampalataya, kapag lumapit ka dyan sa kapatid mo sa Panginoon, anong sabi ni Jonathan? Never, Jonathan replied, you are not going to die. Hindi ka mamamatay. Yan ang masarap sa pagkausap mo ang kapatid mo sa Panginoon. Baka naman sabihin ng kapatid mo, nako, lago, wala ka na.
Laglag ka. Ganun ba? Nasabi ni Jonathan, never, you're not going to die. Pinalakas niya. Whatever you want me to do, I'll do for you. Ganyan ang kapatid sa Panginoon. Ibubuwis ko ang buhay ko. Matindi. Di ba? Sabi niya, so, Jonathan made a covenant with David, saying, may the Lord destroy all your enemies. Aba, matindi ang kanilang covenant bilang magkaibigan, bilang isa sa Panginoon, isa bilang isa doon sa pagkatawag ng sa Panginoon, bilang isa na nakakaunawa doon sa anointing ng Panginoon na meron si David. Amen. And Jonathan made David reaffirm his vow of his of friendship again, for Jonathan loved David as he loved himself. Nakita niyo? So David ran to Jonathan. Who is Jonathan in his life? The one who is one. Na isa kapwa sila nakakaunawa doon sa pagkatawag, doon sa anointing ng Panginoon kay ng Diyos kay David. Who has God knit you together with? Sino ba ang kaagad-agad na kakausapin mo sa problema mo, sa mga situation mo, na pagkailangan mo na ipag-pray, ito ba? Sino ang tatawagin mo? Or pupunta ka doon sa walang Diyos na mag-sasuggest sa'yo, na mag-a-advise sa'yo, na mag-counsel sa'yo? Select one. Select, you have all this church in the church family. Amen. Select one or two brotherly, sisterly relationship to invest in the covenant level and take a step in a transparency. Yung kapatid mo na iniisip mo pa lang, alam na. Yung pagpasok mo pa lang dyan sa pinto na may dala kang malaking bag, sasabihin ka agad sa'yo, oh, dala mo na yung mga baunan mo. Magugulat ako po, alam niya. Bakit alam na alam niyang puro baunan yun? Ay, sorry po, nami-miss. Honestly po, ito ang kaligayahan namin dito. Sharing God's blessing. Amen. So ito yung kausap mo, ito yung iko-confide mo sa oras ng pangangailangan mo, question sa anak mo, anong problema ng anak ko, merong mga simple situation, merong kakagat kapatid, kapatiran na kinakausap, kapatid sa Panginoon. Hindi po napakaganda. So, don't isolate. Sabi mo sa katabi mo, don't isolate. Huwag ka mag-isa. Amen. So when being hunted down, madaling-madali lang tayo dito kasi hanggang apat lang tayo. Run to the stronghold. Ibig sabihin ng stronghold, makikita natin dyan sa baba. Ibig sabihin ng stronghold, yung grip, yung lock, yung lock, yung clinch. Tingin ito ay run to the stronghold. Ibig sabihin yung church. Saan ka pupunta? Which is the best? Amen. Kasi ang sabi dito ni Paul kay Timothy, this command I entrusted you, Timothy my son, in accordance with the prophecies previously made concerning you. Ang sabi, itong bili ni Pablo sa kanyang anak, sa pananampalataya, sa kanyang ni-train na pastor sa batang si Timothy. Ang sabi niya, that by them, you fight the good fight. Sino by them? Sa pamagitan nila, sa pamagitan ng mga kapatid mo sa Panginoon, sa pamamagitan ng mga kapatid mo yan na magbubuwis buhay sa iyo, na mananalangin, nalulud sa iyo, sa pamagitan ng mga kapatid mo na yan, you fight the good fight. Amen. Through your church family, through your brethren. Amen. So unang-una, yung word of God. Ang unang-una natin, personally, individually, where are we gonna run to? To the Word of God. Kapag mayroong pagkalito, ano bang gagawin ko? In some decisions, ano bang gagawin ko? Run to the Word of God. Sa mga praktikal na mga bagay, lalo na sa mga mami, saan ka magtatanong sa mga experience, sa mga baby? Doon din sa mga kapwa mami. Alam nga naman, magtanong ka sa mga single, ano naman yung sasagot nila sa'yo? Ay, amazing. May wala pala ditong baby. Pwede rin.
they can pray for you, of course. Diba? Ito ang masarap kapag ikaw ay mayroong community na nakakausap, nalalapitan. This is God's family. Amen? So, when being hunted down, anong ginawa ni David? Sabi dito, so David left God and escaped to the cave of Adullam. Soon, his brothers and all his other relatives joined him there. Then others began coming. Men who were in trouble or in debt or who were just discontented, until David was the captain of about 400 men. And they stayed with him as long as David was in the stronghold. Saan siya tumakbo? Tumakbo siya doon sa stronghold. Alam niyo ba, dito sa verse na to, na-struck ako. Kasi, ang nakita ko dito, his brothers and all his other relatives join him. Nang, kasi tumakbo si, sa panahong ito, magtago si David sa kuweba. So, doon siya sa kuweba, nagtago, at na-struck ako dito when his brother and all his other relatives join him there. Kasi, nung i-anoint si David, from the verse chapter 16, nung i-anoint siya, left out siya. Hindi siya kasali doon sa event ng pagpili ng Diyos doon sa kung sino ang i-anoint. Wala siya. Nang utusan ni Yahweh, si Samuel, sabi niya, pumunta ka dito sa sambahayan ni Jesse. At ipapakita ko sa iyo kung sino ang bubuhusan mo ng langis, ang pag-anointing ay bubuhusan ng langis. At ito ang ibig sabihin na ina-anoint ka ng Panginoon, na pinili ka, you are chosen. Pumunta ka doon sa sambahayan ni Jesse. Nang makita ang unang anak, pitong anak ng mga lalaki ng mga panganay, na sila ay mga matitipuno, sila ay mga matataas, sila ay mga magagandang lalaki. Sa unang anak pa lang, sabi ni Jesse, nung pumasok si Prophet Samuel sa bayan, ang sabi ng mga matatandang lalaki, ano ang dala mo? Disaster ba? O blessing? O magandang balita ba? Kasi alam ng mga taong bayan, na kapag dumating sa isang lugar ang propeta, may dalawa itong dala. May either magandang balita or may balitang may paghuhukumang Diyos sa bayang ito. So ang tanong kaagad, ano ang dala mo? Magandang balita, ang sabi ni Prophet Samuel. Maganda ang balita ko, mag-o-offering ako, mag-aalay ako sa Diyos. At humanda kayo, mag-ready kayo ng mga sarili nyo. Isa naman niya, si Jesse, ang ama ni David. At sabi ni Prophet Samuel kay Jesse, ipakita mo sa akin isa-isa. Nagmarcha ang mga anak ni David, ang pitong anak na lalaki ni Jesse sa harap ni Samuel. At unang-una pa lang sabi na kagad ni Samuel, ito ang pinili ni Yahweh, napakataas. Magandang lalaki, matipuno, ang sabi ni Yahweh, hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin sa panlabas na katauhan. Tumitingin ako sa loob, sa panloob, sa puso ng tao. So pangalawa, lumabas ang pangalawang lalaki, hindi siya. Ang pangatlo, hindi siya. Hanggang sa maubos, ang pitong anak na lalaki, ang sabi ni Samuel, wala na bang ibang anak dito? Naghanap ng anak. Samantalang may pito na anak si Jesse. Pitong lalaking mga soldiers, mga kawal. Ang sabi ng ama, meron, bata pa. Bata pa siya, teenager pa lang. May ginagawa, nagbabantay siya ng mga tupa na doon sa parang nagbabantay. Ano ang sagot ni Samuel? Hindi tayo kakain hanggat hindi dumarating ang anak mo, kasi hindi sila ang pinili ni Yahweh. So umupo sila, nagantay, pinatawag si David. So makikita natin, na-struck ako sa verse na to na hindi kasali si David doon sa usapang pagtatanggol ng bayan or pagtatanggol ng bansa. Kasi kahit nung bata pa si David na naghahatid ng pagkain sa kanyang mga kapatid, dinutusan siya ng kanilang ama sa sabihin sa kanya ng kanyang kapatid, anong ginagawa mo dito? Umuwi ka doon, alagaan mo ang mga tupa. So makikita natin dito, David was left out when God anointed him. Minsan ganyan tayo.
Minsan left out tayo. We never understand and we never knew that God is anointing you in a moment that you never expect. In a moment that you don't even have that idea. That your family don't even have the idea. That your family is rejected you for this work, for the kingdoms, for advancing the kingdom of the Lord. And they would never even trust you. They would never even think that you can do it. They would think that you are weak, that you don't have this capacity, that you don't have this ability. And look at this. David, the youngest, sumama sa kanya ang kanyang mga kapatid, and all his relatives join him to go to the stronghold, doon sa kuweba. Ito ang magandang bagay dito, mga kapatid. When we run to, saan nga yung kanina? Ano number three? Run to the stronghold. Doon sa kapit natin sa Panginoon, kasama ang simbahan, kasama yung mga mananampalataya ng Panginoon. Ang testimony mo ay makikita, ang pamilya mo ay sasali sa iyo. Lalapit sila sa Panginoon, sila din ay sasamba at mananampalataya sa Diyos na buhay. Sila din ay maniniwala doon sa anointing ng Panginoon sa iyo, sa pagkatawag ng Diyos sa iyo. At maniniwala sila sa Word of God, magsusuko din sila ng buhay sa iyo, sa Panginoon. Amen? So this is one. Ito ang nakita natin dito. So ganun din yung mga men who are in trouble or doon sa may mga pagkakautang. Sinuahan sila hanggang until David was the captain of about 400 men. David understand his calling, his anointing. And they stayed with him as long as David was in the stronghold. Amen. When you run to the strongholds, your family goes too. He was rejected during his anointing time. Focus on what God has called you. Focus. Kasi ito yung pagkatawag mo. Walang pakialam ang ibang tao. Walang pakialam ang pamilya mo. When God has called you, when God has anointed you, when God has given you that prophetic word for you, that I called you to be set apart and give glory to my name. Focus. When the church bands together, kapag nagsama-sama, sila ngayon ay sama-sama, ang pamilya na ay nagkasama-sama, when the church band together, there's strength and safety. Amen. So walang kanyahan, ha? Sabi mo sa tabi mo, walang kanyahan. When the church band together, there's strength and safety. It is not gathering of the strong people. What is the church? Church is not gathering of strong people. It's coming together of the weak people who in their brokenness become mighty warriors of God. Amen. So, who did you turn to for help? Saan ka babaling? Saan ka susuling para humingi ng tinga ng tulong? Para humingi ng tulong. Bakit yung ibang mga tao tumatakbo sa wilderness? Why does other people go to the wilderness? Ay, ibig sabihin ay, why other people go to a place where God is not there? Kasi, wala silang ibang matatakuan. Hindi nila alam. But, David ran to his stronghold. Amen. Amen. Sa Psalms 27, nasabi dito, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Sinamahan siya ng kanyang pamilya, ng kanyang mga kamag-anak, ng kanyang mga kapatid, ng mga taong nangangailangan, ng mga may sakit, ng mga bankrupt, ng mga sinamahan siya ng lahat. Ano ang kanyang inawit? Anong gagawin niya dito sa 400 men? Umawit siya sa Panginoon. Sabi niya, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Kapag ba nalagay ka sa ganitong alanganin, pwede mo bang sabihin ito sa iyong sitwasyon, sa iyong circumstances? Sabihin natin, basahin natin, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Saan ako matatakot? Matatakot ba ako sa corona, sa virus na ito? God knows and God's
is in control. When an evil man advanced against me to devour my flesh, when my enemies and my foes attack me, they will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then will I be confident. One thing, basahin natin sabay-sabay ito, I ask this, is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him on His temple. Amen. In the stronghold, God is preparing you. Basahin muna natin, sabihin ko muna to. In the stronghold, God is preparing you where you're going in your future. Piniprepare ka ng Panginoon. Kapag ikaw ay tumakbo doon sa nanatili ka doon sa stronghold ng Panginoon, God will prepare you where you're going in your future, kung saan ka pupunta. Amen. Nasaan verse na tayo? Verse 5. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His tabernacle and set me high upon the rock. Amen. Then my head will be exalted above at the enemies who surround me, and at His tabernacle will I sacrifice with shout of joy. I will sing and make music to the Lord. So tingnan natin to. For in the day of trouble, this is His prophetic word. Ano yung prophetic word? Ano yung pinrapesay niya ang kanyang future? Ano yung prophesay ni David sa kanya? Sa kanyang future mismo. In the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His tabernacle and set me high apart upon the rock. He's talking about the tabernacle. Ang sabi niya, itatago niya ako doon sa kanyang tabernacle. Ilalagay niya ako sa matataas na bato. Nasaan siya? Nasa kuweba siya. Wala siya sa tabernacle. Pero, he prophesied that the Lord will keep him safe on the tabernacle. Nasaan yung tabernacle? Nandoon. Kung saan, wala siya doon sa bayan na pinili ng Diyos. Wala siya. Hindi siya kasama. He's out. He's outcast on the cave. So, he prophesied his future that God will hide him on the tabernacle. There, he will worship the Lord. Ano pa sabi dito? At His tabernacle will I sacrifice with shout of joy. I will sing and make music to the Lord. Sabi niya, doon sa tabernacle, magsasacrifice ako, sisigaw ako sa galak, at aawit ako with music ng mga awit sa Panginoon. Doon ako sasamba, hindi dito sa kuwebang ito, doon sa tabernacle, ang sabi niya, David. He prophesied his future. So, kapag nasa sitwasyon tayo, when you are in the cave, inside the cave, prophesy. Say the word of the Lord in you. Prophesy your future. Amen. Speak the word of God in your future. Ito ang ating ginawa ni David. Speak the word of God in your future. Anong sitwasyon mo meron ngayon? Speak the word of God. What God will do and what God has to be done in your life, in your family, in your children, and your parents. Someday, I will worship the Lord with my whole family. Sa lahat ng pamilya ko sa Pilipinas, lahat kami sasamba sa Diyos. Magiging Kristiyano ang buong pamilya ko. Sasamba kami doon sa tabernacle. Amen! Say it! Say it loud! Amen! Amen. Hallelujah! Ano pa? Ano pa yung mga wini-wish mo? Ano pa yung mga pinagpe-pray mo? That you are during that inside the cave, speak your future. Prophesy your future. Speak the word of God in your future. Just like what David has done. Amen? Hallelujah. Pakasunod? The last. Ito na ba? Number 4, kasunod? Run back home.
to your parents, to your spiritual parents. Anong ginawa ni David? Nang siya ay tumatakbo, hinahabol siya ni Saul at ng kanyang mga kawal, ng kanyang mga servant. Anong ginawa siya? Niya, saan siya tumakbo? Takbo siya sa taong nag-anoint sa kanya. Sabi verse 18, when David had fled and made his escape, he went to Samuel at Ramah and told him all that Saul had done to him. Ganitong ginawa niya sa akin, pinanak niya ako, pinapapatay niya ako, hinahabol niya ako. Kahit saan ako pumunta, marami ng kuweba ang pinagtaguan ko, hinahunting pa rin niya ako. 30,000 army! Kasama siya, himself, Saul himself, has been hunting me. Ito ang ginawa niya sa akin, sumbong siya kay Prophet Samuel. Saan ka magsusumbong? To the man of God. Anong gagawin sa'yo? Anong ginawa dito? Then he and Samuel went to Naioth and stayed there. Dinala siya ni Samuel sa Naioth. Ito ang lugar kung saan Naioth must be a special place. Doon siya dinala ni Prophet Samuel. Ano nangyari nang dinala siya doon? Basahin natin. Ang ganda nito. Kasunod, sabi niya, word came to Saul. Dumating ang balita kay Saul. David is in Naioth at Ramah. Kasama si Prophet Samuel. So he sent men to capture him. But when they saw a group of prophets prophesying, nakasalubong nila yung mga propeta na nagpa-prophesy, nakasalubong ni Saul kasama ng kanyang mga kawal, with Samuel standing there as their leader, the Spirit of God came upon Saul's men and they also prophesy. Anong nangyari? Yung mga kasama si Samuel, kasama ibang mga propeta, nagpa-prophesy sila, nadamay ang ng espiritu ng prophesying yung mga servant, yung mga kawal ni Saul. Nag-prophesy na rin. Alam niyo ba kung ano pinaprophesy nila dito? The future of David. Saul, and the future of David and the future of chosen nation. The future of Israel. Saul was told about it. Sinabihan si Saul, nandun sila. Nagkasalubong sila. Saul was told about it and he sent more men. Nagpadala pa siya ng mas marami pang mga kawal. Alam niyo ba kung gaano karami yung kasama-sama ni Saul? 30,000 men. At nagpadala pa siya ng mas marami pa and they prophesy too. Ang kanyang pinadala pa ay nag-prophesy pa. Saul sent men a third time. Pangatlong beses na pinadala niya ng kawal, ano nangyari? They also prophesied. Nag-prophesy din. Napakarami na nagpa-prophesy. Yung lahat ng kanyang mga pinadala mga kawal, nagsipag-prophesy na rin for the future of David and the chosen nation. And finally, he himself left for Ramah. Nagpunta na rin siya and went to the great cistern of Seku. It's a place. And he asked, where are Samuel and David? Hinanap niya. Hanap niya si David. Over in Naioth at Ramah, sabi sa kanya. So, Saul went to Naioth at Ramah. Anong nangyari sa kanya? But the Spirit of God came even upon him and he walked along prophesying until he came to Naioth. Siya din ay nag-prophesy. Nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos. Nag-prophesy na rin siya patungkol dito sa kanyang kinagagalit na si David. Dahil ayaw niya dito, magiging hari siya ng Israel. Mawawala na. Actually, during this time, the Spirit of God has left Saul. And so, this is what happened. He is stripped of his robes and also prophesied. Talagang ibig sabihin talagang the full power of God has been with Saul kasi iwinahak niya ang kanyang robe at nag-prophesy siya. Ano pang ginawa niya? Sa mismong harap ni Samuel, nagpa-prophesy siya ng patungkol sa future Israel at sa paghahari ni David. Ano pa nangyari? And he lay that way all day and night. Aba, nilukuban siya ng presensya ng Diyos. All day and all night, nagpa-prophesy siya. Ito ang masarap kapag tumakbo ka sa man of God. Kapag tumakbo ka sa spiritual parents mo. This is why people say, is Saul also among the prophets? Nagtaka na rin yung mga tao. Kasi nag-prophesy na rin siya. Nakita niyo, kapag may problema tayo, kailangan ng prayer, saan tayo pupunta? Saan tayo magpapapray?
Saan si David nagsumbong? Kay Prophet Samuel, di ba? Siya yung nag-anoint sa kanya. So, takbo siya, sumbong siya kay Prophet Samuel. See, what was God has done to Saul? Nakita mo, ang ginawa ng Diyos kay Saul, nang mabalitaan niya kung nasaan si David. Pinuntahan niya, pero napuspos siya ng banal na Espiritu ng Diyos at nag-prophesy pa siya. Patungkol doon sa upcoming reign ni Haring David. Ganito ang protection mo kapag tumakbo ka to the Word of God na pinakauna yung salita ng Diyos sa buhay mo. To brethren, to your brothers and sisters, sa iyong mga kapatid sa Panginoon. To the church, to your church. To your spiritual parents, to your spiritual mentors, to your spiritual leaders. Makipag-ugnayan pa ba kayo sa mga taong nagpakilala sa inyo sa Panginoon, sa mga taong nag-introduce sa inyo, sa Panginoon sa inyo, sa mga taong nag-share sa inyo ng gospel, have you communicated with them? Or kaliwali na? This is very important. Sa mga taong nag-disciple sa inyo, napaka-importante dito. Amen? So, sa mga special occasions, baby dedication, you have to call on your pastors. Birthdays, to pray, call on the pastors. This is very important. Kasi yung anointing ng Panginoon, ito ay dumadaloy. Ito ang anointing ng Diyos, ang special na pagpapala ng Diyos kung saan kayo makaka, when you want to pray, when you want a prayer, call yung pastors. Wala yata naririnig, wala akong naririnig na tumatawag kay pastor. Nagpapapray. Parang, okay lang kami pastor, no problem. Be sure you are running toward something, not just running away. Si David, nang siya ay tumakbo para iligtas ang kanyang buhay, nang siya ay nagtago, hindi lang siya basta nagtago. He ran somewhere, very, which is very important. He did not just run. Kasi ang sabi ng Philippians, I don't depend on my own strength to accomplish this. Hindi ako nagdedepende sa sarili kong lakas para makumpleto ko, matapos ko ang mga bagay na to. However, I do have one compelling focus. Meron lang ako isang focus. I forget all the past as I fasten my heart to the future instead. As sabi dito, I run straight to the divine invitation of reaching of the heavenly goal and gaining the victory prize through Christ Jesus. Saan ka tatakbo? Straight. I run straight to the divine invitation of reaching the heavenly goal. Kailangan yung heavenly goal natin. Ito ang focus natin. It's okay to be on the run as long as you are running toward Him. You can get through any seasons of life as long as you know what you are running toward. So, when being hunted down, run to your covenant relationship. Kasi you are accountable, you have a covenant relationship with your brothers and sisters. Don't forget them. Run to the stronghold, the church, and run back home. Unang-una, number one, run to God. Run to the Word of God. Amen? Amen. Like David, do you have a song in your heart? Meron ka bang awit sa puso mo na katulad ni David, na kapag during stress out time, ay meron siyang awit sa Panginoon, katulad ng Psalms chapter 27 na binasa natin, the Lord is my light and my salvation. Meron ka bang awit? That when you're in the cave or on the run, you have to sing to the Lord. You have to worship God just like David. Amen. Where is your strong hold? Your strong tower? Merong verse at merong awit na, for the Lord is my tower. He is my strong tower. Where is your strong tower where you can run to? To the Lord. Amen. And why is it is important to run to it? What are the reason? Ano ang reason bakit ka tatakbo dito? And that is the tools for healing and victory. Amen. Si Samuel, sa 1 Samuel chapter 7,
ng panahon na iniwan na ng Espiritu ng Diyos si Saul sa kanyang pagiging hari ng Israel. Si Prophet Samuel ang nag-lead sa bayang Israel. Kabi-kabila ang mga nakapaligid na mga kaaway, na mga enemy, and they were on the siege. Sila ay lulusubin ng mga Philistine. At dahil propeta ang nag-lead sa bayang Israel, anong gagawin ng isang propeta? Lalaban. Ang ginawa ng propeta, dahil propeta siya, nag-sacrifice siya sa Panginoon. Panic ang bayang Israel. Anong gagawin natin? Kahit tumakbo tayo, kabi-kabila, may kanan, may kaliwa. Anong gagawin natin? Si Propeta Samuel, wala siyang ginawa kundi nag-alay siya ng offering sa Panginoon. On the siege, ang mga kaaway, nang malapit na ang mga kalaban ng mga Philistine na kanilang mga kaaway, nagpadala ang Diyos ng isang malakas na thunder at nangatumba ang kanilang mga kaaway. Nagkawatak-watak sila, nalito sila sa lakas. Ikaw kaya ang talagang, pag ang Diyos ang nagpadala ng thunder, siguradong pati ikaw, tumba, talsik ka. Kaya sila nagkawatak-watak at ang ginawa ng bayang Israel, hinabol sila at hanggang sa matalo nila ang kanilang mga kalaban. So, pagkatapos na sila ay magtagumpay sa pamamagitan ng pagkilos ni Yahweh, nagtayo ang propetang si Samuel ng isang bato na ang tinawag niya itong Ebenezer. Then Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen, itong lugar, and he named it Ebenezer. Sabihin nga natin, Ebenezer, saying, thus far has the Lord helped us. Dahil dito, tinulungan tayo ng Panginoon. Raise your Ebenezer in your life. Na ibig sabihin na stone of hope. That the Lord help me in this gap moment of my life until the fulfillment of the purpose of God's calling in me is complete and fulfilled. Ito yung monument of God's work in us, in you. Ito yung testimony mo na lagi mong aalalahanin, babalik-balikan, at sasabihin mong, thus far has the Lord helped me. Meron ka ba yan? So, raise your Ebenezer in your life. Nasasabihin mo na, this is my testimony, and this is how far has God helped me. Amen. This is a testimony, a rock of remembrance or monument that reminds you that God has come through you and you're living in victory. Can you say that God let you live in victory? That during David's gap from promise to fulfillment, when Saul was removed as king, Samuel led Israel and God has given them the victory. Amen. Hallelujah. Dito tayo magtatapos. When life hunts you down, ito ang ating tatakbuhan. Madali bang matandaan itong apat na to? In that in the midst of long gap of David's promise to fulfillment, he make a joyful noise. Where can you make a joyful noise? And where can you pour out your heart before God? Saan mo ibubuhos yung puso mo, yung joyful noise mo, yung pagpupuri mo sa Panginoon? What do you practically need to do to make sure that you can regularly return into that place, into the Word of God, and so that you can say, God is my hope. Amen. Sa ating sitwasyon, meron tayong iba-ibang mga circumstances. Meron tayong iba-ibang mga sitwasyon. This is where we run to. Because God is our hope. We have a song. We have the Word of God. We have the church family. We have the pastors. God has given us everything so that we can be still and fulfill that God's purpose in us, in our life, in our calling. Amen? Hallelujah. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, na sa buhay po ni Haring David, tinuruan mo po kami na tumingin sa iyo, tumingin sa salita mo, tumingin doon sa pangako mo, tumingin doon sa prophetic words na binigay mo sa amin
binigay mo sa bawat individual sa amin. Father, we pray, Lord, that as we go on at this moment, Lord, sa mga nakikinig ng salitang ito na aming narinig, Panginoon, dalangin po namin, Lord, that you settle this prophetic word into our hearts and so that we could understand our calling to continue to go on in our serving into your vineyard. Salamat po, O Diyos, sapagkat you are our strong tower, that to you we can run to in any situation, in any circumstances of our lives. Father, we glorify your name. Thank you, Lord, that in the moment that we are afraid, that in the moment of uncertainty, that in a moment of the situation that we never understand, your word is true. Your word is true into our lives, and your word never failed. Father, we thank you. Salamat po, O Diyos, na binigyan mo kami ng kumpletong kailangan namin, ang iyong salita na nanatili, ang iyong katapatan na from generation to generation, you are faithful to us. Ang pamilya na ibinigay mo sa amin, Panginoon, the church family, our brothers and sisters, Father, we thank you that you have given, that while we are in this world, you have given us everything that we need to pour so that we can go on until you come, until Jesus comes and takes us. Father, we thank you. Panginoon, wag dalangin po namin, Lord, sa mga kapatid namin na to na nakaka-experience na tumakbo sa mga lugar, sa mga direksyon na malayo sa iyo. Nakilang Diyos, lumuluhod po kami sa iyo. Tinataas po namin sila sa iyo, Lord. Father, we pray, Lord, in your own special way, O Lord, that you return them back and make them know that you are God. Your grace is sufficient. Father, we thank you, Lord, that you are building a promise to promise para maunawaan namin, Panginoon, para maintindihan namin ang iyong pagkatawag sa amin. Return those who are running away from your will, from your purpose, O God. And refresh them, O God. Refresh them, O Lord. Dalangin po namin, Lord, ang mga nanlalamig sa pananampalataya. Dalangin po namin, Lord, na muli mong pag-initin ang kanilang pag-ibig, ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon, hanggang sa ikaw ay muling dumating. Dakilang Diyos, dalangin po namin, Lord, ang mga nanghihina dahil sa nararanasan sa buhay. Dalangin po namin, Lord, na ikaw ang maging kalakasan nila. Reach them out to Lord with your holy presence, with your Holy Spirit, Lord, with your grace, with your mercy, O Lord. And strengthen them, O God. Revive them once again, O Lord, in Jesus' name. Father, we thank you. We pray, Lord, for all the brethren, sa lahat ng mga kapatid namin sa buong mundo, Panginoon, mga mananampalataya mo. We pray, Lord, that you strengthen them. Build them up, Lord. Strengthen them, O God. Ikaw lang po ang aming matatawag at matatakbuhan. You are the only strong tower we can run to and we can call to, O God. Build them up, Lord. Strengthen them. And we pray, O Lord, that you revive them. Renew thy spirit upon every one of us, Lord. Renew us, Lord. And we pray, Lord, that renew the joy of salvation upon every one of us, Lord. And so that we can have the joy to go on and wait until you come. We thank you, Lord. We thank you, Lord, that it's you said that you will never leave us nor forsake us. That you will strengthen us even in a chaos moment, even in this weak time of our life, O God. You are there. Your spirit is working on us. To strengthen us, to refresh us once again, to renew us. Father, we thank you. Thank you, Lord.
Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, O Diyos. Amang banalas ngayon pong isang bungisan lingit, O Lord, amin pong itinataas ang mga kapatid namin na nakikinig, Panginoon. Ang mga kapatid namin na nasa trabaho at walang oras na makinig. Dalangin namin, O Diyos, that you strengthen them this week. Father, we pray for your divine protection, O Lord, to be upon them. Father, thank you for the safety that you are our strong tower that we can run to, that you are our healer. Father, for those who are sick, we pray, Lord, let them be healed in Jesus' name. Father, we pray for those who are struggling financially. Let you be their provider in Jesus' name. Father, we thank you, Lord, that you look upon your people with your special care, O God, with your divine care, divine appointment, divine blessings, divine mercy upon each and every one of us. Hallelujah. We thank you, Lord. We praise your name. We glorify your name in our lives in this week. At hayaan mo, O Diyos, na magtayo kami ng Ebenezer sa aming buhay ngayong buong isang linggong ito. And we will say, thus far the Lord, help us. Thus far the Lord is our helps, is our hope. Father, we thank you for the testimony for the coming up week. In Jesus' name, we pray. Amen.